connected, no? Para hindi masyadong mahaba yung tatalakayin natin mamaya. Bakit waiting pa rin tayo rito? Eh, naka-live na ako, di ba? Papaliwanag ko lang, no? Kung ano ibig sabihin itong sinabi rito ni attorney, no? Sabi ni attorney rito, ano ba yung sinabi? 60 seconds, di ba? Sinasabi na lang, you cannot, it is improbable to have rape in 1 minute. Nandun na po, dalawa pong Supreme Court decisions yan na meron pong rape in 1 minute. Na ano nyo yun? Dalawa. So ano ibig sabihin nun? Ano ibig sabihin nung kanyang sinasabi na rape? So kung aanuhin mo, hindi niya in-explain kung ano yung rape. Basta sinabi lang niya rape. Diba? Rape lang. So hindi niya sinabi kung ano yung ibig sabihin. 60 seconds, diba? Paano mangyayari yun? Naniniwala ba kayo na may... Sa pagkakaintindi natin kasi sa rape, ay mamaya, no, ay explain natin na mas malawak, no? With iba yung explain ng ibang abogado, no? Ano ba yung rape na sinasabi diyan? So may papakita lang ako sa inyo, no, na sige, ano ko. I-screenshot ko na lang para mas madali niyo maunawaan, no. Ayan, ano? Yan, para mapalakihan ko, no? Ano ba 'yung sinasabi ni Attorney Calleja, no? So may sinasabi siya, no? Tama ba 'yung sinabi niya sa tingin niyo? Ha? 'Yung rape eh pwede sa in 60 seconds mare-rape ka, pwede ba 'yon? Posible ba 'yon? So ang sagot doon ay sa tingin niyo posible hindi? Oo nga po sir. Good morning po. Good morning Jocelyn, Ma'am Jocelyn Esteban. John Garalza, lagi po ako nanginginig sa inyo. Yes. Kilala ko naman kayo. So ito ha, may papakita lang sa inyo, no? Para mabilis tayo. Ano ko lang, no? Para at least ayan mga kapatid, no. Ewan ko lang kung sana na babasa nyo. Pag may cellphone kayo, sana makita nyo, no? Ayan, no? Salamat sa info kay FLM. Minsan lang ako nanonood doon, Pelimore. Puro lang kasi banatan. Sabi ni Marites Abarondo. Ayan po, no? Yan yung nakikita nyo. The crime of rape. Nababasa nyo ba? Papalakihan ko pa. Sige, para mas madaling mabasa. Ayan. Hindi mo malaki na. Kahit malabo mata nyo, mababasa nyo na, di ba, sa cellphone. Ano? The crime of rape is deemed consummated even when the man's... Ay, shit. Sorry. Even when the man's penis merely enters the labia or lips of the female organ. Or as one so said in a case, by the mere touching, yung mahuwakan mo lang of the external genitalia by a penis. Nakakatakot ito kasi paano kung halimbawa nga siksikan sa LRT, MRT na hawakan mo, edi rape yun. Ganun po ba yun? By a penis capable of consummating the sexual act. So ibig sabihin, hindi naman talaga sinasabi na rape with penetration, kundi ito ay rape na consummated rape. Yun ang ibig niya sabihin doon sa salita niya na kanina na sinasabi niya na mayroong decision ang Supreme Court, no? Na sinasabi na lang, you cannot, it is improbable to have rape in 1 minute. Nandun na po, dalawa pong Supreme Court decision siya na mayroon pong rape in 1 minute. Ayan, medyo na-explain na natin ngayon, ha? So, yung video na lang, papakita ko mamaya, tapos i-explain natin
yun namang sinasabi, no, na ano, isa, ano ba yung pinaliwanag ko na isa, yung sinasabi niya na medical legal. So mamayang tanghali, no, kasi panalo tayo rito, no, kasi sinabi niya na walang medical legal, no, kaya yung video nito mamaya ipapakita natin. Ito. Sinasabi siya lang, walang medical legal na may rape. Meron na pong Supreme Court decision din yan. Walang medical legal, pero may rape. Walang medical legal. So, anong purpose nun? Diba? Ibig sabihin, wala silang medical legal. Annabel Lorena, ibig sabihin, hindi naman nila sasabihin yan, diba? Kung diba. So, yan eh tinatawag, ang sinasabi niya 60 seconds decision, ano? Kasi bawal kasi ano dito sa ano eh. Sinisitado tayo sa ano, pagkari pang nilagay. Kaya Supreme Court decision na lang. So, yung Philippine News TV na to, fake news lahat ang inaano nito. So, huwag kayong mabiktima niyan. Tapos sa bukas po ay meron tayong ano, no? At kung may bago pa, 60 seconds Supreme Court decision ay sinasabi rito yung consummated rape. Mukhang totoo yung sinasabi niya, pero hindi talaga yung rape with penetration, kundi rape lang yun na consummated rape. Consummated, yung nahawakan mo or na ano mo, no? Yung ano. So, consummated rape. Yun yung pinag-uusapan. Tapos mamaya, talakayin natin ng mas in-length. No? Papakita ko yung video. Idiretso na natin, explain natin yung tatlo kasi tatlo yung binigyan niya ng emphasis. Yun daw kidnapping, no? Serious illegal detention, deprived of liberty, no? Deprived of liberty siya. Explain ko mamaya kung bakit deprived of liberty siya. 'Di ba? Kung bakit siya deprived of liberty. Explain ko mamaya 'yon. Pag ako sinipag, hiwalay ko ang talakayan nun, deprived of liberty. Tatlo kasi yung in-emphasize niya, puro in length na explain yun. Yung deprived of liberty na kinulong nila si kinidnap, parang kinidnap nila si Bong Navarro, sabi niya walang deprived of liberty roon, explain din natin yun. Kasi pagka in-explain ko ng isang ano yan, napakahaba eh. Grabe ang haba. Maabot 2 oras, kulang pa eh. Kaya ngayon, ang ginagawa ko, pagpapachepechein ko na lang, 15 minutes na tayo agad eh. Ito pa lang ang in-explain ko eh. So, susunod siguro, hatiin ko na lang, ang kasunod natin siguro yung deprived of liberty. Then, hiwalay na ano yon. Tapos yung isa pa ay yung, yun ang pinaka-importante. So, maming 11 meron ho tayo. Tapos sa, 11 sa ating ano, no? Doon na lang, no? Isang mahaba na lang doon. I-explain ko na itong tatlo. Papakita kayong video. Tapos i-explain ko mamayang 11. Yun yung request eh. So, yung magbababa ng hagdanan. Magbababa nga pala ako ng hagdanan. Mamayang tanghali, 11, ano? Mamayang 11, magbababa ako ng hagdan para sa mga gustong umakyat. Para magpahayag, no? Ng kanyang mga salubin o request, no? Sa pamilya ni Bong Navarro na kung po pwedeng, kung ano yung gusto niyo sabihin lang. Kung ano yung gusto niyo sabihin sa kanya, makit kayo, no, kahit 5 o 6, pwede yan, ha. Tapos, pagka may akit na iba, baba lang. LC Culiado, good morning po, sir. Beth Guillermo, no, good morning, Sir Perds, no. Sir Perds, no, magandang umaga po. Sinabi niyo po noon na profiler po kayo. Gusto ko po maging tulad ninyo. Saan po kayo kumuha ng doctorate sa criminal behavior. Doctoral, talagang doctoral talaga, no? Hindi ba po pwede na ikaw ay pinanganak, no? Isinilang kang clairvoyant. You see the future. Diba? Bago pa mangyari itong pandemic na ito, may sign nang binigay sa akin ng God. Pero hindi ko lang alam na pandemic yun. Pero meron na siyang pinakita sa akin, no? Na worldwide eh. Parang tinabunan yung mundo.
Kaya bago pagkagising ko ay talagang nervous na nervous ako. Pero hindi ko na yung pinaalam kahit kanino yung panaginip ko. So sa mga panaginip ko, masking yung formula ko doon para doon ay sa panaginip. Yung langis ng nyog, sa ano yan? Kasi ang talagang meditation ay alas 3 na madaling araw sa Panginoon Diyos. Yan ang pinaka the best, no? Alas 3, alas 4 na madaling araw ang pakikipag-ugnayan sa Panginoon Diyos. So nung nag-request ako dyan, ay biglang nagliwanag, no? Yung langis ng nyog. Nakipagtalo ako sa Panginoon Diyos. Sabi ko, bakit langis ng nyog? Eh, langis ng nyog lang yun. Paano siya makaka-ano dito sa pandemic na ito? So, naging question ko yon. So, ni-research ko. Aba, eh, totoo. Langis lang nyog pala ang kalaban. Panalo. Sabi ko, yun ang, kaya 50 million, pinaglalaban ko. Yung formula natin. Na pagka lumusot na yan hanggang lang, siyempre, kailangan muna ng mga serpentina. Pag lumusot na. Yun ang ating ano eh. So, yun nga eh, di ba? Yung pag-aaral niyan, profiling, mula bata pa ako, ay tinitignan ko na yung mga, halimbawa, yung mga crime ng mga rape o crime ng mga criminal ng ano, tinitignan ko kagad yung, ibig sabihin ng profiling, tinitignan mo yung itsura ng kilay, mata, mga buhok, no? Ano yung common sa mga criminal? Siyempre, makikita mo yung buhok nila, bakit ganun, pare-parehas. Common denominator ng lahat ng mga pumapatay, lahat ng mga nananaksak, at ano-ano. Ano yung common denominator sila? So, yun ang tinitignan mo. No? At saka kung paano sila, kung ano oras sila umaatake. Diba? Yan ang mga profiling. No? At marami ako mga criminal investigation na pinapanood. Paano yung training ng FBI, paano sila nagtitrain, no? Paano tinitraining, no? Yung mga training nila. O, di ba? Parang nagtitraining ka na din. Mga documentaries, no? Lahat yan ay pinag-aaralan, no? Ikaw naman kagad, doctorate, no? Criminal behavior naman kagad ka, no? Eh, ano na ngayon? 28th century ka na. Pwede mo naman pag-aralan ang lahat. Open na ngayon. No? Ayan, ano? So, doctoral ka agad ka, ha? Wala akong panahon sa'yo, ano? Kilala kita kung sino ka. I know you. Yung mga words mo, kilalang kilala kita. May pa Jessica ka pang nalalaman. Ha? IR blood. Ophelia Reyes, Sir Freddy, pa-jacket po para hindi maginaw. Sabi ni Ophelia Reyes. Hindi, baka nag-ano lang to eh. Hindi, may jacket na to. Si Ophelia Reyes. Talagang mga profiler daw. Profiler. Pag sinabi mong profiler ka, isang kahit na hindi ko na ikita sa telepono pa lang eh, marinig ko lang ang boses mo, alam ko na kung ano trabaho mo, kung ano pagkatao mo. Sa telepono pa lang tayo nag-uusap ha. Sa telepono pa lang, alam ko na kagad kung anong crew, anong edad mo, anong klaseng tao ka, anong possible mong trabaho. Doon pa lang, nag-uusap pa lang tayo sa telepono. Alam ko na kagad ang ibig mo sabihin. Sa klase pa lang ng mga terminology na ginagamit mo, alam ko na kagad ang pagkatao mo. Kung anong klas ka, na kung anong klaseng pagkatao ka meron. At anong kahit na ibang ibo, pero yung mga diin, ay alam ko na kagad. Alam ko na kagad ang ibig mong pasabihin. Sa umpisa pa lang ng salita mo, alam ko na kagad kung saan ka papunta. With my experience. Libo-libong daan-daan o libo-libong tao per day nakakausap ko sa dati kong trabaho. Araw-araw yan, ha? Libo na tao, araw-araw ang kausap ko. Araw-araw yun sa trabaho ko. Kaya naano ko ang mga pagkatao ng bawat tao at bawat lugar. Marites Abarando, nababasa na okay naman, Sir Purdy. O yun. Elsie Colleague, good morning po, sir. Yun. Beth Guillermo, good morning po.
Annabel Laurena, morning po host. Kaya ako ay merong nakakapag ano nga ako eh, distant healing. Gumawa na ako ng distant healing. Nagpasalamat pa nga sa akin yung gumaling, di ba? Oh. Nakapag-distance healing ako ng Japan, nakapag-distance healing ako ng Spain, no? At sa mga malalayong lugar nang hindi nila nalalaman na nag-oorasyon tayo, no? Nagkakaroon tayo ng mga, kasi ito ang mundo natin, frequency to eh. Vibration to. Strings of vibration, strings of frequency. No, hindi nakikita ang frequency. Kaya ang tao, makikita mo sa TV, makikita mo sa cellphone. Kasi nga may wavelength eh. May frequency na sinasabi. Pwede kang makipag-contact, makipag-usap sa malayong tao, sa mga malalayong lugar by means of frequency. By means of, basta tama lang yung signal, tama lang yung frequency at the right frequency, pwede mo siyang ma-message. Yung tao sa pamamagitan ng mental telepathy. Kaya mong gamitin yan sa hayop at pwede mo rin niya gamitin sa halaman. Hindi ko lang dinidiscuss dito yan kasi nga masyado siyang mataas na level ng knowledge. Magmumuka akong sira ulo. Pero yan ay marami ng pag-aaral na ginagawa ang mga siyentipiko. At yung pakikipag-usap, no, sa mga kaluluwa, eh umabot na ako sa level na takot lang ako. Sapagkat sinasabi ng Biblia na bawal nga makipag-usap sa mga spirits, no? Sa mga, hindi ko lang alam kung anong dahilan nila noon, pero mukhang nasa tama din naman yung mga paranormal expert natin, nasa tamang landas, no? Kasi mga gusto kong inventuhin para makipag-communicate, eh meron naman. Parang papunta na sila doon. papunta na sila doon. Sa gusto kong inventuhin. Papunta na sila doon. Sa mga gadgets na nakikita ko ngayon, no? Mga latest gadgets, ay papunta na sila roon. Mami. Mami Chupis, no? Ayan, pakiano. Morning po, sir. Joanne Galaza, pwede FLM po ako. Nakakasawa na puro gulo lang. Hindi na ako nanonood sa kanila. Ganun po ba? Mami, mahirap din mag-stress ka eh. Leticia Aliabo, good morning Sir Perdi. Kumusta na po si Idol Bong Navarro? Makakalabas na po ba siya? In God bless you all. Huwag kayong umasa na makakalabas po. Pagkat hindi naman po sila nakikipag-ayos o areglo. So, tignan natin sa October 10, November 10. Malapit na rin lang yan. Tignan nyo kung anong mangyayari. Kasi ayoko nang paulit-ulit ako. Malabo yan. Next time ko na ho rito yan eh. Na ang bail hearing ay talagang matagal. Baka ngayon mapadali nila, hindi natin alam. Mami Chupis vlog, no? Perwisyo nga ang 2 years, grabe yun. Di ba? Kailan kaya matitigil ang mga fake news? Rebecca Anselmo. Good morning po, sir. Alam ko, you want to challenge me. Isa lang naman tao ang laging nag-challenge na ayaw niyang tanggapin, no? Yung defeat. Itong mga anti-FLM. Hindi ka pumayag na mas mataas ka, mas mataas ang level ko sa iyo. Wala ka namang master's degree, di ba? Kaya nga, high school lang ang tinuturuan mo eh. Hindi ko naman inaano yung mga high school dahil lang galing din ako sa elementary at high school. Naturo din ako ng high school. Nagturo, galing ako diyan sa pinanggagalingan mo. Hindi mo lang ma-accept, no, na nagtuturo din ako ng economics, ng history. Hindi mo, kala mo kasi sinabi ko lang grade 1 ako, nagpapaniwala ka naman na grade 1 nga ako. Sinasabi kong grade 1, may meaning yan. Kate R., good morning po, sir. Operary, sir, pwede okay na po, meron na po, salamat po. Okay. El Sikulyado, pa-jacket naman. Sikulyado ba meron na? Meron na ito eh. Sa kabila siguro. So yun na muna mga kapatid, no? Doon muna tayo, mamaya 11, babalik ko ako para
ipakita ko yung mga video naman ito. Pupuntosan natin dito itong yung wala silang medical legal eh. Lumalabas dito impliedly, wala silang medical legal. Bakit sa third complaint meron na? Yun ang pinagtataka ko. Yun ang question natin, ano? Ipapakita ko yung video na to. Siyempre, lagi tayo may evidence. Kailangan kasi yan, meron kang video, audio. Hindi lang audio. Kung may video ka, dapat pakita mo. So, papakita ko mamayang 11 yung video nito. Tapos, yung tinatawag na deprived of liberty, i-explain din natin. Paano, susunugin natin yung sinasabi niya na deprived of liberty. Yun lang po at maraming maraming salamat. I love you all. Mamachupa-excel lang natin para yung mga mga ibang vlogger na madali nilang ma-edit. Yun lang po, salamat na marami.